back to another vlog. This is me, MR, and for today's video, magkakaroon tayo ng room tour. So, if you want to know more about this video, please keep on watching. Pagtanong nyo guys sa pintuan ko, makikita nyo itong macrame na wall decor ko. Pinagawa ko lang siya online. So, I'll be putting the link down below para makita nyo kung saan ko siya pinagawa. And para makapagpagawa din kayo ng macrame wall design. And so, makikita nyo dito sa right side ko, na meron akong full-length mirror and then full-length mirror na to, pinagawa ko lang siya. Nakita ko siya sa Instagram and marami nagbibenta ng ganito online for 4,000, 500 to 5,000. Depende sa size ng mirror na gusto nyo. So, itong pinagawa ko is 5x5x2.5 feet. So, sa Instagram, siguro mga nasa 5 feet o 4x5 ganun. But sa paggawa ko to for 1,400. So, yan. Ang suggestion ko sa inyo, if gusto nyo magpagawa na lang din kayo sa mga gumagawa lang talaga ng mga salamin. Because, makakamura ko. Kaya lang kasi dito guys is kapag meron siyang pressure sa tiles kasi nakatiles yung floor ko. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng jute sa para meron siyang support para hindi agad diretso sa tiles kasi baka pumutok yung mirror. Sa harap ng full length mirror ko, makikita niyo itong halaman na to. This one is a snake plant, so nilipot ko lang siya sa medyo mas maliit na vase na available. And then, ito pinagpapatungan niya is jute sa. Meron din akong basket dito. So, tinaob ko lang ito na basket para patungan ng snake plant para hindi siya sobrang liit. And yun, meron lang akong accent dito na jute sa. Yan, sa harap ng mirror ko guys, makikita nyo itong halaman na ito. Meron lang akong lalagyan ng tuba dito. Nakita ko lang ito dito sa bahay. So, dito ko lang. And then, naglagay lang ako ng isang ZZ plant. Tayo sa tabi ng full-length mirror ko. So, meron kayong nakikitang drawer. And simulan ko muna dito sa taas ng drawer ko. Yung mga design sa taas ng drawer ko. So, meron lang akong dalawang frames. Print lang ako ng mga minimalist na design for the frames. And yan, meron tayo ditong Vogue na line art. And of course, meron tayo dito mati. DIY flowers na to guys. Binili ko siya sa flower shop dati pa. Tapos, dinukha ko lang yung mga flowers pa. Mas maganda, mas malalaki yung flowers. So, next one dito sa taas ng drawer ko guys, makikita nyo is itong DIY na dried plant. So, kung napanood nyo yung room makeover ko, you'll be able to remember itong decor na to. So, this one is just a bottle ng Smirnoff and then nilagyan ko lang siya na palay. So, yan. Medyo nag-dry na yung palay kaya mas gumanda na siya. Mirror na to, this one is yung antique mirror. I got this one sa lola ko pa. So, ang ginawa ko, pinapalitan ko lang itong mirror na to kasi nga yun yung blurred. Kasi nga matagal na, but the frame, yun yung antique. Guys, this one is just a remodeled drawer. So, pinagaya ko lang yung drawer sa IKEA, which is the mom drawer. And yun, pinapaint ko lang siya ng white kasi brown yan. Okay, so meron tayo dito sa side na to. This one is a drawer na nabili noon parang high school pa lang at after college. Kung napanood nyo yung Shopee haul ko before, makikita nyo itong room decor na to. This one guys, eh, meron siyang candle dito and nasisindihan ko. Di battery yung candle. And of course, meron tayo dito yung dried plant na Love Nature. So, ilalagay ko lang din yung link down below. So, this one is 500 pesos. And meron lang tayo dito palmera na halaman para magkaroon pa rin ako ng touch of green para mas relaxing yung sura ng room ko. So, yun. Nakuha ko lang dito sa garden namin. And yeah, let's proceed dito sa bed area ko. So, makikita nyo dito sa likod ko is sheer curtains. So, itong sheer curtains sa likod ko, nabili ko yan sa Shopee. So, kung mapapansin nyo, tatlo yan. Tapos, kakaiba yun dito sa gitna. Hindi nyo lang siguro masyado makita kasi malayuan. But, yung texture na nasa gitna, kakaiba. Yung nabili ko sa SM. And then, yung nasa gilid, nabili ko sa Shopee. Ito, matagal na sa Baguio. So, para ma-achieve ko itong boho theme na to, ako lang puti yung mga beddings ko, pati yung bedsheet ko para mas marinis siyang tignan. So, itong comforter, nabili ko ito sa Baguio before. And, yan. Lagi lang dito yung laptop ko kasi, like, say for example, after kong mag-shoot ngayon, i-edit ko na rin siya. And then, pag nanonood ako ng movie, na yun.
smart pillowcases ko dito sa malalaking ulan na to is Canadian. Sobrang lambot ng Canadian na bed sheet and bed na pillow cover. Kaya sinasuggest ko sa inyo, if bibili kayo ng pillow cover, bed sheet, and mga tuwalya, ganun, go check yung Canadian. Hello guys, nabili ko rin siya sa SM before pa. Pillow siya na pang hotel para mas comfy yung tulog. Dito is a bamboo accent. So, itong bamboo accent na to, nakuha ko lang to sa mom ko. Binili ata yung to sa Bicol dati pa. So, pero may nakita kong ganito sa Shopee. Medyo similar. Wala lang siyang bilog-bilog. So, yun. I'll be putting the link down below kasi hindi na ako nagpagawa ng headboard. So, naglagay na lang ako ng accent dito sa taas ng aking camera. Ayan guys, dito tayo sa my gilid na versus side table ko. So, for my side table, meron lang ako tatlong gamit. Meron lang ako ditong vase. So, ayan. Nasa Shopee haul ko din to. Itong vase na to. Very elegant and sobrang nice lang. Eh, meron din ako ditong relo na hindi gumagana. Itong relo na to, vintage clock na nakuha ko sa lola ko. In this one, dito yung mga essentials ko. Like, kapag ko na nahihilo ko, meron ako inaamoy dito na shampoo, and then meron din akong alcohol. And of course, nandito rin yung aking speakers. Camper na to, nabili ko din dito sa nagbebenta ng Native dito sa tapat namin. So, alam ko meron dito sa online. So, I'll be putting also a link down below kung saan kayo makakabili ng ganitong mga hamper. And meron lang ako dito ang halaman. So, yan. This one, meron akong vanity mirror. Itong vanity mirror ko na to, guys, is custom made. So, napag ko, pinagawa ko lang siya sa carpenter namin. Nakakilala. Ito yung ditong mirror. Tapos yung kung mapapansin nyo dito sa vanity ko, frameless siya. So, yun. Ang ginawa ko, nagpagawa lang ako sa gumagawa talaga ng salamin. Tapos pinabutasan ko ng 15 kasi nga 15 yung bulbs nito. And yung watts nito guys is 2 watts tapos 15. So, kaya maliwanag siya. Mapapansin nyo guys, meron dito. Nakatago. Ayan. Ayan yung switch niya. So, dyan ko siya ino-on. Ayan o. Hindi diretso yung kuryente. Dito sa area na to guys, meron lang akong vase. Dito, neat lang para kapag nagsushoot ako ng mga IGTV. Ito kasi yung background niya since kailangan ko ng vanity mirror for the lights. Malinis lang. So, ng minimalist na design for the frame. So, ayan. Ito, makikita nyo rin to sa Shopee haul ko. This one is the Shangri-La scent. So, kung gusto nyo mag-amoy Shangri-La, yung porto nyo, go buy this. Kaamoy na kaamoy nyo talaga yung Shangri-La. And mabango-mabango. Promise. This one is 600 pesos. That's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa room tour na to. If you did, please don't forget to like this video, share it with your friends.